These are sa palasyo. Straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered. Unadulterated. Exclusive. Behind the scenes. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Isang magandang araw na linggo mga ka-DDS, isa na namang mapagpalang umaga ang aming hatid sa inyo. Noong nakaraang episode, ipinakita ng mga taga-suporta ni Tatay Digong mula pa sa United Kingdom ang kanilang walang sawang pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Sila po ay nagbigay donasyon para mabuo ang kanilang proyektong Tatay Digong Inspired Library and Sensory Room para sa mga batang may sakit na kanser sa Davao City. Higit isang taon din ang kanilang ginawang paghahanda para mabuo ang proyekto, kaya kudos para sa UKDDS. At hindi po tumitigil dyan ang mga magagandang balitang hatid ng ating gobyerno. Ngayon po ay mga kasama nating muli si Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Consultant for Medical Charity Concerns na si Dr. Hilda Ong para ihatid sa atin ng recent update sa mga programa ng kanilang ahensya. Makakausap po natin si Doc Hilda maya-maya lang. Ako ang inyong lingkod, Mocha Uson, at welcome po sa DDS Podcast. Walang sawa naming ihahatid ang mga programa, polisiya, at latest updates mula sa ating gobyerno. Tayo po ay kasalukuyang napapanood sa RTVM, PCOO, Mocha Uson Blog Facebook pages at napapakinggan sa Radio Pilipinas 1. Kitang-kita naman po natin kung gaano ka-busy ang ating mahal na Pangulong si Tatay Digong. At ngayong araw po ay pupunta nga po tayo sa Israel at Jordan. Kasama siyempre ang ating Tatay Digong para makipagpulong sa mga leader ng nasabing bansa. At siyempre, para kamustahin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Makasaysayan po ang pagbisita na ito dahil si Tatay Digong ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na bibisita sa Israel. Huwag na po nating patagalin pa. Pag-usapan na natin ang mga hakbang at kawang gawa ng PCSO upang matulungan ang ating mga kapwa Pilipino na nangangailangan ng tulong medikal. Makakapanayam na po natin ang PCSO Consultant for Medical Charity Concerns na si Dr. Hilda Ong. Good morning, Dr. Hilda. Good morning, Sec Mocha. Nice to see you again. Salamat po sa pagpapaunlak ng isa na naman pong interview with you. Kamusta naman po ang inyong ahensya? May good news po ba tayo sa ating mga kababayan? Yes po, ang good news po, dahil po ang PCSO ay may marami pong ka-tie-up po ng mga ASAP desk sa mga government hospital. At marami na po tayong nakakausap ng mga director po mismo ng mga government hospital like Quirino Memorial Medical Center, ang Lung Center of the Philippines and Philippine Heart Center, kung saan yung mga nire-refer po ng PCSO ay tinatanggap po nila at yung mga bata na operahan na. All right. Napakarami pong programa ng PCSO na nagbibigay ng tulong medikal para sa mga Pilipino na nangangailangan. Ilan lang po ay ang Individual Medical Assistance Program o IMAP at Integrated Health for Overall Productivity and Empowerment o IHOPE. Ano-ano po ba ang sakla o klase ng tulong ang naihahatid ng mga programang ito? Doon sa IMAP, doon sa Individual Medical Assistance Program, kung saan ang mga, yung mga pasyente, lalo na po yung mga napapasok sa hospital, ang PCSO po ay tumutulong po sa kanilang mga hospital bill. Pero hindi kasama ang room at hindi din kasama ang professional fee ng doktor. Pero kapag sila ay nasa government hospital, mga libre na yun eh. Libre na ang doktor, libre na ang bed nila, ang room. So ang PCSO naman kapag government hospital, mas malaki ang naibibigay sa ating mga pasyente. Lalo na po yung mga nag-undergo po ng mga chemotherapy, yung mga cancer, nandyan po ang ano, nandun po ang tulong ng PCSO. All right. At ano-ano po ang mga hinihingi nating requirements para mabigyan ng tulong na medikal ang mga kababayan nating may problemang pangkalusugan? Kapag po sila nasa ospital, ang kailangan lang, ang susulat lang po sila sa Office of the General Manager o kaya sa chairman po namin na si Chairman Simeon Pinili o General Alexander Balutan. And then yung medical abstract po ng ospital
kung let's say sabihin nila lalabas na po ang pasyente ng Friday, by Wednesday, piniprepared na po nila ang mga medical abstract, nire-request. Tapos yung temporary final bill, yun po ay ibibigay po sa PCSOs dito sa satellite office sa Lung Center. Pero kapag kung meron pong ASAP desk, hindi na nila kailang pumunta ng Lung Center, doon na mismo sa ospital na magpoproseso. Mga ilan po bang mga ASAP desk ang meron po tayo? Sa ngayon, nasa more or less nasa 60 plus. Ibig sabihin, hindi na po sila kailangan pumunta sa main office po sa Maysho Boulevard. Doon na po sa ospital kung mayroong ASAP desk. Mm-mm. Kadalasan doon sila sa dito po sa PCSO Lung Center. Doon sila pumupunta kapag hindi po kasama sa ASAP desk. Mm-mm. Pero kung kasama naman, doon na mismo. At dito sa ating mga government hospital, talagang asikaso naman ating mga pasyente. Alright, meron po ba tayong mga kinakailangang kwalifikasyon sa ating mga natutulungan? Ay, wala naman. Kasi katulad po nung iba, meron iba na humihingi ng Certificate of Indigency, which is hindi kasama sa requirement po ng PCSO. Ito po, maybe sa mga private hospital o iba naman, parang doon lang nila kina-classify kung talagang indigent ba siya o anong klase status nila. Pero hindi po yan necessarily. Opo, so sa PCSO kahit sino po pwedeng humingi ng tulong. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na ito ay nagtatrabaho na o sabihin natin kasi lalo na pagka nagkasakit, yung mga, lalo na sa ating mga cancer patients o yung mga rare disease, lalo mo yung mga nagpapadialysis, parang ang pera nila nandidrain eh, nauubos din kasi ito po ay lingguhan na, kumbaga lifetime. Mm-hmm. So ang PCSO naman po ay nagbibigay talaga ng medical assistance. Alright, Doc, ano yung mga kagawaran at mga ahensya ng gobyerno ang katuwang ng PCSO sa mga inilulunsad nitong programa? Ang katuwang ng PCSO ay ang PhilHealth muna. Mm-hmm. Kasi kapag po sila ay na-admit po sa ospital, kailangan muna ma-deduct muna ang PhilHealth. And then kapag po naman sila ay na-classified naman po sila as indigent, ang magandang balita sa ating mga kababayan na talaga as in walang kapera-pera, pwede po sila maisama sa tinatawag natin na no balance billing. Okay, ano pong paki-explain pa nga? Pagka sinabi natin na no balance billing, yung pasyente, hindi na nila kailangan magbayad ng kanilang gamot, yun ang mga procedure. Professional fee? Wala lahat yun. Kahit hindi government hospital po? Hindi, sa pang-government hospital lang. At hindi lahat ng hospital na meron tinatawag natin na may NBB, which is ang meron po, puro mga government hospital. Sino pong mag-classify kung indigent po sila? Meron pong social worker sa loob ng hospital. Mm-hmm. Kaya kapag ka naman sila ay naman sabihin natin na kapag sila ay napasok na sa ospital, lagi namin pinapayo sa kanila, pagkapasok, ang bawat ospital, meron talaga silang social worker office. Okay. O kaya doon sila dapat, before pa, pupunta na sila doon para maasikaso na kanilang papeles. Para hindi lang yun kung kailan nang lalabas, saka lang sila maggagawa ng papeles, madidelay ang pag-discharge nila. Halimbawa, Doc, mayroong isang pasyente naka-confine na, halimbawa sa isang pribadong ospital. Mm-hmm. Tapos, syempre, emergency yun eh, hindi maiiwasan kung ano yung malapit na ospital. At halimbawa, dinala doon. Mm-hmm. Tapos, meron ng bill, may bill doon. At gusto na niyang lumipat sa iba pang ospital. Accredited din po ba sa PSO, PCSO po, yung private hospital na yun? Accredited pa rin siya sa PCSO, basta hindi lang siya naka-check-in sa big private room o sa suite room. Mm-hmm. Pero kung small private room, pwede siya sa PCSO. Pwede po. Mm-hmm. O sakali naman, kung nailagay naman sila sa big private room, hingi na lang sila ng certification from the hospital na dahil puno ang kwarto nila, kaya napilitan na ilagay lang ang pasyente doon sa malaking kwarto. At pwedeng i-shoulder yun ang PCSO. Pwede makakatulong ang PCSO. Ayan, alam po rin yung mga kababayan, mga ka-DDS, si Doc Hilda Ong ay palagi kong kausap yan sa Messenger sa Facebook. At Doktora, gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil sa inyong malasakit. Dahil kapag meron pong nagsasend sa atin ng message o kaya meron pong nagpo-post ng comment sa Facebook na kailangan ng tulong, ay kagad-agad po natin ipinapaabot ito sa PCSO sa pamamagitan ni Doc Hilda Ong. Katulad nga ni Bea, Doc, pakikwento naman po kasi si Bea po, nakilala natin yan sa isang Christmas party last year, December, ng isang organisasyon ng mga pamilya
na merong anak na may congenital heart disease. At doon ko nga po nakilala si Bea, 4 years old, tama po ba? At nilapit ko nga po yung concern niya sa inyo, na yun nga po may butas yung kanyang puso. So ma'am, halimbawa kasi marami po tayong mga kababayan na ganun din yung pinagdadaanan. Pakikwento naman po sa amin kung paano niyo po natulungan si Bea. Kasi sa case ni Bea, daang kasi sa PCSO sa amin ay yung kapag lalabas na sa ospital, yung natapos na after the procedure. Pero dito sa case ni Bea, naiiba. Kasi kung yung dahil doon sa paglapit po sa akin, ako naman ang nag-isip ng paraan kanino ko ilalapit si Bea. Eh nung una nakausap ko yung papa ni Bea, which is sa PGS po sila noon. Sabi ko, bakit hindi na lang sa heart center kung heart naman ang problema? Pero nung time nung kinakausap ko sila, actually hindi ko pa kilala ang director ng heart center. So, sinadya ko talaga, pumunta ako sa Philippine Heart Center at ako mismo ang nakiusap kay director Dr. Abanilla. At sinabi ko po, ang PCSO po ay tutulong sa kung ano man ang gagawin kay Bea. Eh since si Bea naman, eh meron naman yung tinatawag natin na PhilHealth, itong yung PhilHealth niya plus PCSO, yun po ang nakatulong kay Bea. Alright. So Dok, halimbawa, meron din tayong mga pasyente na gusto makahingi ng tulong. Naku, ang dami po kasing may sakit sa atin eh. Anong po yung unang-unang kailangan nilang gawin po? Halimbawa, sakit din po sa puso, chemotherapy. Meron po tayong website. Ano po ng requirements? Meron po sa website po ng PCSO, www.pcso.gov.ph. Pero kung sakali naman na, kasi sa dami po ng pasyente po sa ating mga government hospital, pwede naman po sila lumapit po sa Office of the General Manager sa 10th floor sa Bishop Boulevard at pwede po nila akong hanapin at kailangan ko lang po ang kanilang medical certificate o medical abstract kung anong problema po nila. Ngayon ako na lang po ang gagawa ng endorsement papunta kung anong ospital po sila po pwede ko silang matulungan. Ay wow, gagawin niyo po yun, doktora. Eh di ba nagawa ko na kay Bea? Oo, kaya napakadagsain kayo ng mga daang-daang mga pasyente natin, makakayanan niyo po. Ano naman to? Ito naman ay ako nakikipag-ugnayan sa mga director ng bawat hospital. Opo, kasi doktora, ganito po yun, hindi po ba? Kapag government hospital, walang problema dahil wala silang babayaran. Kaya lang, katulad ng PGH, ang dami-daming mga pasyente. Yung mga pasyente mula Visayas, Mindanao, Luzon, lahat po nagpupunta sa PGH. At wala pong choice iba nating mga kababayan na sa pribadong ospital po magpapunta. Kasi iba kasi nakasanayan na nila pumunta sa PGH. Eh so far, meron ako natulungan din ng isang bata din na hindi ko pa rin kakilala si Kirino. At ito yung bata, ito si, ang pangalan ni Kehara, na meron siyang malaking bukol sa puwet. Ito yung nilapit ko. Hanggang sa taga-Antique, di ko siya kakilala. Sa messenger ko rin natanggap. Okay. So, ako nakipag-usap hanggang yung bata na operahan, ang ganda na, kumbaga, normal ng bata. Ganun din. Kasi sabi ko, hindi lang po PGS ang magaling. Lahat ng ating mga government hospital, may magagaling na doktor. Opo. Can you name a few po, mga pwede nilang alternative pa ng mga government hospitals po natin? So far sa ngayon, ang Quirino Memorial Medical Center, pwede nilang lapitan. Okay. Pag sa bata naman, pwede naman sa National Children's Hospital. Ito yung mga kaya kong lapitan at Philippine Heart Center at Lung Center of the Philippines. Opo. At doktora, meron kayong Facebook page? Yes po. Aktibo po kayo, paki-invite po sila. Pwede po sila mag-ano sa page ko po pag humihingi sila ng tulong dito po sa TV Radio Hilda Ong. Ayan. TV Radio Hilda Ong. Yun po yung inyong Facebook page. Okay. At ito po, may mga katanungan po. Pag-usapan naman po natin yung medical and dental missions. Nagkakaroon po ba tayo ng mga medical and dental missions sa loob ng mga komunidad na nangailangan po? Yes, ang PCSO po ay nagbibigay din po ng medical dental mission. Kaya lang po, susulat muna po sila sa amin para may arrange po namin. At meron din kaming best friend ko, siya ang gumagawa po ng mga surgery na mga bukol-bukol. Ito po ay libre sa ating mga kababayan natin na indigent. Not necessarily na kailangan nila hintayin pa yung medical mission. Pwede hindi nila ilapit sa akin. Let's say meron silang bukol sa breast na maliit pa na kaya pa siya na i-operahan. Makakatulong. So sino po ang lalapit po sa inyo para magkaroon po ng
mga ganitong klaseng dental mission, medical mission sa mga komunidad nila? Sumunod lang po sila sa Office of the General Manager at nagre-request po sila ng medical dental mission. Oh, at tapos isi-schedule po namin, siyempre kasama natin mga doktor. And then kapag sasakali naman, meron naman silang pwesto, may lugar naman na yung mga nagre-request, may kasama din tayong free surgery. Okay. So paano po natin pinipili ang mga barangay o komunidad na ating bibigyan ng libreng serbisyong medical, doktora? Actually, wala naman pinipili eh. Kung first come first serve lang kung sino mga nag-request, tapos ila-line up lang ng center. Mga out of town po, mga probinsya, ganyan, kaya po ninyong puntahan yan? Pero hanggang kayang puntahan lang ng bus ng PCSO. Okay. At kasama ba sa medical and dental mission na nagaganap ang pagsasagawa ng mga training seminars para mas maging aktibo at handa ang isang komunidad sa mga nagbabadyang problemang pangkalusugan? Hindi siya kasama sa doon sa during medical dental mission. Kung gusto lang nila, pwede naman po sila pumunta po sa PCSO Lung Center, sa satellite office. At halimbawa po, meron tayong mga doktor na gusto mag-volunteer, mga nurse, mga dentista, mga taong nasa medical field, pwede rin po sila mag-volunteer po sa mga mission team. Oo, welcome na welcome sila. Lalo na po kapag kasi gusto sana ng PCSO na gumawa rin kami ng mga free surgery, kailang namin ng volunteers, mga nurse, mga doktor. At saan po sila pwede pong makipag-ugnayan? Kasi alam po ninyo, marami tayong mga professional po, maging mga OFWs natin. May mga guro at meron din po mga nurses. Saan po sila pwedeng makipag-ugnayan kung sakaling umuwi sila at meron silang mga ganitong mission na gustong i-tie up sa inyo? Pwede po sila pumunta sa PCSO head office po, sa Shaw Boulevard. Alright. Doktora, sa dami na ng inyong mga natutulungan, saan po namin makikita yung mga updates, yung bang mga magagandang balita po na inyong mga natutulungan po? Mapapanood po sa tuwing Biyernes sa linya ng pagbabago, meron po doon na isang segment po PCSO, nandun po mapapanood po lahat ng mga natutulungan po namin. Katulad po itong nakaraan Biyernes, siya po isang labandera, ang nanay niya ay bulak. Tapos single mother, tapos meron siyang tatlong anak, yung panganay na anak niya may problema, parang may autism. So, ang kinikita niya as labandera is 300 pesos a week. Dahil sa masakit ang tiyan niya, dahil meron siyang gallbladder stone. So, ang ginawa nung ang ginawa nitong si Risa, parang binili na niya ang kanyang tatlong anak sa kanyang ama na handa na raw siyang mamatay anytime na pumutok daw ang kanyang gallbladder. So ito naman ay may lumapit din sa akin through messenger lahat eh. So ang ginawa ko naman, nakipag-ugnayan ako, nakipag-usap ako doon sa doktor kung pwede ilibre itong si Risa dahil talagang wala ka pera-pera. So naipasok ko siya sa Chinese Chien, operahan siya. At hindi lang ordinaryong opera itong ginawa sa kanya. Ito ay lab call eh. Ito ay napakamahal na procedure. Pero ito ang ginawa namin kay Risa. Kasi ang sa akin, ito ko para makabawi kagad. Mabilis siya makapagtrabaho. So ang dating 300 pesos a week niya, naging 1,800 pesos na. Dahil yung amo na nilalabahan niya, yung kumbaga saan siya naglalabada, inabsorb na siya ng company nila na 3 pesos a day naging times 6, 1,008. So nabigyan natin siya ng isang bagong buhay na hindi lang para sa kanya, sa buong pamilya. Yan po ang nagwagawa po ngayon ng PCSO. Kami na po ang nakikipag-usap. Actually, yung sa dahil noong time noon nasa private, kasi nilagay ko siya sa private room, meron pang balanse at ako po naman ay nagpapasalamat sa ayaw naman nila magpakilala na sila naman ang nagbayad doon sa remaining balance. Kaya marami din po tayo ngayon na kababayan na willing naman na tumulong din. Kaya yan ang isang magandang balita na maraming po tumutulong din sa PCSO. Ayun po. At syempre po, Doktora Hilda, isa kayong inspirasyon. Sa katulad ko na kasamahan po ninyo sa gobyerno po, mga public servant po tayo. At gusto ko lang po kayong pasalamatan sa lahat po ng ginagawa nyo para sa ating mga kababayan. Pag-usapan naman po natin itong dialysis. Naku, napakaraming mga nangangailangan nito. Itong dialysis naman, kasi kadalasan, meron po silang libreng 90 sessions sa PhilHealth. So, sa ngayon, marami na po patapos na.
So nandito na po ang kanilang problema kasi ang PCSO ang binibigay po namin yung gamot niya, yung epoetin. Eh ngayon, ang kailangan nila yung session. So ang PCSO nagbibigay ng 8 kung twice a week siya for 1 month lang. Kung 3 times a week naman siya, 12. Pero dahil po sa lumobo po sila, dumami eh. Nag-increase po ng 147% na nagpapadialysis. Pero yung pondo ng PCSO, kumbaga nandoon lang eh. Kaya kailangan namin pagkasyahin. So sa ngayon, ang aking pakiusap lang sa ating mga pasyente na humingi ng tulong sa PCSO, either kasi mayroong mga branches ang binibigay po namin parang isang GL for one session lang. O kaya naman, for every 2 weeks, 2 hanggang sa maabot nila yung 8 o kaya 12. Yung iba naman, sa November na binibigay, yung buong 8 o buong 12. Kaya maraming iba, hindi nila, akala nila bakit si PCSO ayaw magbigay. Mm-hmm. Actually, ang pondo kasi, syempre galing po sa ating mga kababayan natin na tumataya sa loto. Eh ang sabi ko naman, ito naman hindi naman po galing sa buwis at siyempre ang PCSO, wala naman kami kami hinihingi ng contribution from anybody. Talagang wala kaming puhunan. Ito ay nagagaling sa mga mamayan na tumataya. Kaya ang pakiusap ko naman sana, ito'y tulong. Parang isipin natin, tumaya ka man, hindi para sa manalo. Siyempre gusto natin manalo. Pero isipin natin lagi, ang pagtatayaan natin ito ay nakakaduktong buhay sa mga nangangailangan. Hindi natin alam kung kailan, baka malay mo, meron ka rin mga kamag-anak o kaibigan na lalapit din sa PCSO para lumaki ang pondo namin at para mas malaki din maibigay natin sa ating kababayan na nagkasakit. Ayan po. So, yung mga mahilig magkasino, sa loto na lang po tayo. Maybe isang portion, taya na lang sila. Ayan po. At saka syempre, paalala na rin sa ating mga kababayan. Nabanggit nyo nga po, doktora, sabi nyo, parami ng parami ang mga pasyenteng may diabetes. Mm-hmm. Kaya ano po may papayo nyo po sa ating mga kababayan na yung prevention po? Ang preventive sana sa ating mga mami o daddy, habang bata pa yung mga anak po ninyo, pagbawalan na po ninyo yung mga soft drinks, yung mga junk, yung mga, lalo na po ito natulungan ko isa na itong naglalabada. Nakita ko sa kanyang blood chem, nakita ko malapit na siya masira ng kanyang kidney creatinine dahil ang lagi daw niya kinakain ay yung pansit canton, yung ready to cook. Eh kasi ang sabi daw niya, sa 300 pesos a week, yun lang daw kakayanin ang pera nila. Eh sabi ko naman, pag ikaw na dialysis, mas mahirap, paano na yung pamilya mo? Kaya napakorek ko rin ang kanilang lifestyle. So ano na po yung mga binibili niya, kapalit ng pansit canton? Eh sabi ko, gulay. Maggulay, magtorta, talong, yung mga kamote. Kamote. Napakataas ng nutritional value po ng kamote. Yung magluto na lang, huwag yung lahat aasa sa mga itong mga ready to cook na mayroong mga... Siyempre may mga may mga sangkap na hindi natin alam. Mga processed foods iwasan na po natin. Diba? Kaya sa ngayon at napansin namin sa PCSO ngayon, lahat ng mga lumalapit sa amin ay pabata ng pabata. Nako, hindi magandang senyales. Kaya marami talaga for tuwing umaga nasa 700 patients ang nag-a-apply, hindi pa kasama yung mga nasa hospital na may ASAP desk. Kung wala yung ASAP desk, umaabot kami ng 1,000 kada umaga na humihingi ng tulong sa PCSO. Ayan po. Kaya po, yun po, ingatan po natin ang ating kalusugan para hindi na humantong pa sa mas masamang kalagayan. Kaya sana po, ito ay ang PCSO po naman ay ginagawa po namin lahat para mapagbigyan. Kaya sana po, wag po naman po kayong mawala ng pag-asa. Pero dapat unahin muna natin, baguhin ang ating lifestyle, alagaan muna natin ang ating sarili para hindi naman tayo mapabilang sa mga tao na lalapit sa PCSO. So doktora, kasi feedback po mula sa iba nating mga kababayan ay walang ASAP desk sa kanilang ospital. At pag nagpunta naman sa lung center, sinasabi nila, pumunta na lang kayo sa ospital ninyo, may ASAP desk. So ano po bang may papayo ninyo? Ano oras dapat sila nandoon? Saan nila malalaman kung saan merong ASAP desk? Malalaman po nila kung may ASAP desk yung hospital nila through sa website po ng PCSO, www.pcso.gov.ph. Kapag wala naman po ASAP desk yung hospital na kung saan sila na-admit, pupunta lang po sila sa PCSO Lung Center
Pero ang paang alas 6 pa lang bukas na may mga social worker na nag-entertain. Ngayon, kapag ka ito ay senior citizen, ang pasyente, kasi may mga proper boxes na ihuhulog. Pero kung sabihin natin kung ang pasyente ay bata, ang senior citizen ang ang pumunta doon ng process. Dapat yung senior citizen, nandun lang siya at may alam niya sagutin kapag ka sila tinawag na ng social worker. Mm-hmm. Kapag ka wala ang senior citizen nung time nung nag-file sila, mm-hmm, at umalis na at maiiwan yung bata, ilalagay na sila doon sa box ng regular. Mm-hmm. At ang payo ko po, dapat po sana mga 6 or before 10, dapat nakapag-file na sila. Kasi may ang cut-off yata is 11, kasi pagdating ng alas 3, alas 4, yun ang releasing ng guaranteed letter, lalo na po yung mga naka-admit sa ospital. At ang PCSO po ay bukas po pagka-Saturday sa mga for hospital lang po yun. Para makapaglabas, para makaalis na po sila ng ospital, ang Saturday is open for sa mga patient for discharge. Pero yung mga for medical assistance, katulad po sa mga chemotherapy, yung mga implants, kapag po sila nangangailang mga bakal, at yung sa hearing aid, wheelchair, ito po ay Monday to Friday. Pwede po sila lumapit sa PCSO. Doktora, may tanong ako. Halimbawa, may isang pasyente, nakahingi na ng hearing aid. Mm-mm. Tapos, nagka-problema sa hearing aid. Halimbawa, nasira. Mm-mm. O kaya luma na. Pwede ba silang humingi pa uli ng hearing aid? Pwede pa rin sila humingi pa rin, pero kailangan meron siyang ano ulit ng doktor nila. Prescription from the doctors, tapos lalapit ulit sila sa PCSO. So, hindi lang puminsanan? Hindi lang puminsanan. Okay pa. Maraming salamat, Doktora Hilda Ong. At para sa mga karagdagang katanungan, at kung gusto po ninyo makausap na personal si Doktora Hilda, follow niyo lang po siya sa kanyang Facebook, TV Radio Hilda Ong. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Sana po ay marami tayong napulot na impormasyon sa ating talakayan at sa mga naipahayag na layunin ng PCSO. Lagi po nating tandaan na tayo po mga tagapaglingkod nyo sa gobyerno ay laging handang maghatid ng walang sawang serbisyo para sa publiko. At bago tayo tuluyang magpaalam, nais nating magpasalamat sa PCOO, RTVM, Radyo Pilipinas at sa lahat ng bumubuo ng DDS Podcast. Para po sa karagdagang impormasyon, patuloy niyo pong sundan ang PCOO and RTVM Facebook pages, RTVM YouTube channel at rtvm.gov.ph. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mocha Uson, na laging handang maghatid sa inyo ng balita at updates sa ating gobyerno. Dito lang sa ating paboritong Sunday Tele-Radio ng Bayan, ang DDS Podcast. Makita-kita po tayo dyan, mga kababayan natin sa Israel at Jordan. Maraming salamat po! Solid. So doktora. Mula sa palasyo. Straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered. Unadulterated. Exclusive. Behind the scenes. Exclusive behind the scenes. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast.